Hello guys, welcome back to my channel, and today's video is we're going to do another product review using a hair treatment na nagsasabing meron daw itong 90% straightening effect. So yes guys, you heard it right, meron daw siyang 90% straightening effect. So if you would like to know kung ano yung product na gagamitin natin, just keep on watching. Bali guys, share ko lang po sa inyo yung short history ng buhok ng ating client. So yung buhok po niya is damaged na po yung dulo ng buhok niya, and at the same time medyo wavy or medyo curly po yung buhok niya at saka dry na rin po. So tamang-tama po ito para sa ating product na gagamitin, at titingnan talaga natin kung meron nga ba talaga siyang 90% straightening effect. So guys, introducing the unique Brazilian straight hair botox na nagsasabi na meron daw siyang 90% straightening effect. So titingnan talaga natin kung meron nga pa talaga siyang ganong klaseng outcome sa buhok. By the way, bali meron po tayong dalawang variant dito, which is yung yellow variant nila and then yung coconut lavender scent din nila at the same time. Tapos ang gagamitin natin sa buhok ni client is itong coconut lavender scent, at tignan nga natin kung meron nga ba talaga siyang 90% straightening effect. So guys, ang ating first step is we have to rinse our client's hair using a clarifying shampoo para ma-remove yung excess dirts and chemicals na naka-apply previously sa buhok ni client, and at the same time para bumukas yung hair cuticles niya. And then after nun, tutuyuin po natin ito ng up to 80% dry. So ang procedure po nito pala is para lang tayong nagba-Brazilian blowout treatment. So guys, it's time to apply the treatment, and ito nga po yung gagamitin natin, which is the coconut lavender scent. At tignan po natin kung ano po ba yung magiging observation natin during the application process. Share ko lang din po pala sa inyo guys na yung consistency ng product is parang creamy lang po siya, hindi siya malabnaw, hindi rin siya malapot, parang tama lang. Tapos po, yung amoy po niya is medyo may scent siya ng coconut, pero hindi ko naamoy din yung lavender scent niya. So after natin may lagay sa non-metallic bowl yung treatment, it's time to apply it naman sa buhok ng ating client. And same procedure po tayo during the application process, that it should be at least half inch away sa scalp ng ating kliyente para makaiwas tayo sa any possible scalp issues or scalp irritation, since chemical po yung ating ina-apply sa buhok nila. So dito guys, nag-start na nga po ako mag-apply ng treatment sa buhok, and one thing na napansin ko po sa kanya is sobrang smooth po niyang i-apply. Para po tayong nag-a-apply ng oil sa buhok, tapos po yung amoy po niya talagang hindi po siya ganun kabanguhan. Kaya sabi ko talaga, honestly, hindi po siya mabango. Pero mayroon din po siyang konting parang scent ng coconut, pero yung sa lavender parang hindi ko nafe-feel yung essence niya. One thing pa po pala na napansin ko sa product nito during the application process is hindi ko naramdaman yung sting ng product, pero sabi sa akin nung client, medyo may konting hapdi siya sa mata, which is tolerable naman po.
So after po natin na ma-apply yung treatment sa buhok ni client, so we're going to use a shower cap para ma-incubate yung treatment dun sa buhok, and then we're going to leave this for about 45 minutes to 1 hour, and then magpo-proceed na po tayo sa next step after ng aking timer. So guys, after an hour, tinanggal ko na po yung shower cap sa buhok niya. Tapos po, we're going to blow dry the hair 100%. Tapos po, paplansyahin na rin po natin yung buhok ni client once na matuyo na po natin ng 100% yung buhok niya. So dito pala guys, since binablower ko na po pala yung buhok ni client, talagang hindi ko po naramdaman yung hapdi sa mata or yung sting niya. Pero yun nga, sa client, meron daw pong konting hapdi sa mata. Pero nawawala-wala naman po. Tsaka natotolerate naman po nung ating client. So guys, it's time to iron the hair of our client, and ang procedure ko po pala rito is para po akong nagre-reband, pero yung slicing naman po ng buhok, hindi naman siya ganun ka paper thin section since kasi po yung buhok niya is damaged na po, and ang ginamit ko po pala ritong temperature is 180 degrees lamang po. So guys, advice ko lang din po pala na pag nagpa-plancha po kayo ng buhok ng inyong kliyente, bali, ibibase nyo rin po yung init doon sa status ng buhok ng ating client. So for example, yung buhok ng inyong client is talagang sobrang bugbog na or damaged na talaga, then you can use a lower heat temperature like 160 degrees Celsius. Then for example, color treated hair naman, you can use 180 degrees, and then for normal hair, you can use 200 degrees Celsius po. Disclaimer lamang po pala guys, na kung ano man po yung mga sinasabi ko or itong mga procedure na ginagawa ko, is this is only based on my experience. Hindi po ako expert pagdating sa buhok, but I always make sure naman na I always take good care of the hair of my clients. So if you think na magiging good practice to sa inyo, pwede nyo rin naman pong gamitin or gayahin yung style na ginagawa ko. Thank you.
So guys, ito na po yung final result ng book ng ating client after kung matapos yung pagpa-plancha. And syempre, straight siya dahil na-plancha natin. Pero tingnan po natin yung after wash result niya. So watch this video until the very end. And kayo na rin po mag-judge kung talaga bang merong straightening effect itong treatment na ito. So guys, if nagustuhan niyo pala itong video na to, don't forget to hit the thumbs up button and subscribe to my channel at the same time and hit the notification bell na rin para magiging updated kayo sa mga susunod ko pang video upload. So again guys, please watch this video until the very end para makita ninyo yung pinakamismong resulta after na mabanlawan yung buhok ni client. So guys, ito na po yung after wash result ng ating ginawang pag-hair botox using the unique Brazilian straight hair botox. And if you would like to try this out para ma-experience ninyo yung 90% straightening effect, iiwan ko na lang po yung link ni Mr. Rodo Manuel sa ating description box. So hanggang dito na lang po guys ang aking video. Thank you so much for watching and you do have a great day. Bye!